loud horn. Okay, tayo ay magkakabit ng loud horn. So, ito ang paglalagyan natin, yung Mio Sporty. Loud horn, meron siyang selector. Pwede kang gumamit ng stock horn at pwede kang gumamit ng loud horn. So, bali ang unang step natin na ginawa, naglinya tayo ng wire papunta sa positive ng battery. So, ito po siya. Ito yung wire, positive po ito ng battery. So, papunta siya dyan. Ito po yung kabilang dulo. So, yan po yung unang step po natin. Okay? Game. Okay, so ito ay step by step po na pagkakabit ng loud horn with selector. So, uunahin po muna nating ilinya yung ating selector gamit itong hollow switch. So, yun po muna ang una nating gagawin. Ito yung original wire ng busina. Hanapin muna natin sa kanya yung positive. So, ito yung positive dahil naka-body ground dyan. Ito yung naka-steady, positive. Ngayon, yung kabila, ito ay negative. Siya yung dumadaan sa switch. So, negative ang naka-switch. Ilalagay muna natin tong ating pang-ground dito sa positive ng baterya. So, ikinabit muna natin siya sa positive ng baterya. Pagkatapos, pipindutin natin yung switch. So, ayan. So, yan po yung wiring niya. Etong kulay pink, ito yung galing sa switch. Negative siya. Tapos, yung kulay brown is positive. Okay? So, eto. Etong kulay pink, negative siya. Lalagay na natin itong black para palatandaan na siya'y negative. Ayan. Medyo maluwag. Ipipin natin ng long nose para walang galaw. Walang kapalag-palag. Ayan. Okay na. Ngayon, lagay na rin natin itong isa dito sa kabila. Positive. Medyo maluluwag yung sakit. Tigpitan muna natin. Maluwag ka, ha? So, ito po ay step-by-step video tutorial. Kung interesado po kayong matutunan to, panoorin nyo lang po ng buo itong video at hindi po kayo maliligaw. Siyempre. Naka-subscribe ka na ba sa akin, pre? Boy, kahit naka-subscribe ako sa'yo. Oo naman. Okay. So, color pink, negative. Balik natin. Tinasikip ko lang yung sakit. May wish naman eh, para di maligaw. Alin? May waste naman para di maligaw. Oo nga no, waste of time. Ayan na. Tapos, etong kabila, positive yung color brown. So, mas maganda po kung gagamit tayo ng test light kasi hindi po sa lahat ng oras, pare-parehas ang color coding ng wiring ng mga motor. So, minsan, hindi sila nagpapare-parehas. Mas maganda po na gumagamit po tayo ng test light kagaya nito. Ayan, ito ang test light. Okay, para makita natin ng maayos, tanggalin muna natin itong stock horn. Ayan. So, ito na po yung wiring niya. Ayan, naka-wiring na po siya. Okay, binalutan na rin po natin ng electrical tape. So, ikakabit na po natin yung hollow switch. So, okay na po. Yung positive nandito sa red na wire ng hollow switch. At yung negative, ito po, inilagay natin dito sa yellow. At ang output niya ay yung pinagsamang blue and white. So, ito na po. Ipindutin natin yung switch. So, nakikita nyo na po na, ayan, gumagana na siya. So, dapat po gagamit po tayo ng test light dahil hindi lahat po ng switch pare-parehas po ng wiring. So mas maganda po, ite-trace muna natin yung tamang wiring sa paggamit ng test light. So ganun po dapat. Ang susunod po nating step ay magkakabit na po tayo ng relay. So okay, ito na po yung socket ng relay. Ito pong color white na dinugtungan po natin ng red wire.
Ito po ay number 85 po yung color white. So lalagay natin siya dito. Ayan. Okay, sana po nasundan nyo yung step by step na ginagawa natin. Ayan. Tapos ito naman po yung color black. Color black na number 86. So inuulit ko, number 86 po yung color black. Suggest ko lang po, hindi po lahat ng socket pare-parehas ng kulay. So mas maganda po na marunong tayong gumamit ng test light. Okay, mahalaga po talaga sa pagwa-wiring ang paggamit ng test light. So bali, eto na po sila. Ayan. So babalutan na po natin ito. So eto po yung ating test light. Ayan, yung kabila niya nilagay natin sa positive. So nakaipit po siya sa positive ng baterya. So okay, dahil po tayo ay magte-testing. So ito po yung hollow switch. So ito po yung ating hollow switch na ginawa nating selector. So pakikita natin na siya ay gumagana na. So okay po, ito po yung ating hollow switch. Ito po yung relay. So pakikita natin na gumagana na sila. So ayan, kitang-kita umiilaw tapos tumutunog yung relay. Pag pinatay ko po ito, so wala na po. So saan naman ngayon pupunta ang kuryente? Pupunta naman yung kuryente dito sa green na wire. So ayan po yung green na wire. Okay, binitawan ko muna yung relay. So ito yung ating test light. Kaya ko siya nilagay sa positive kasi negative po yung lumalabas na kuryente dito. Yung po yung nakalagay sa switch. So ayan po, iilaw na siya. Ayan po. Bali ang mangyayari po, pag pinindot natin siya, gagana ang relay. Pagaganahin niya yung loud horn, yung malakas nating busina. Pagka hindi naman natin siya pinindot, dito naman lalabas yung kuryente. Ito naman po yung papunta sa ating stock horn, yung kulay green. So ayan po yung mga wire niya. So may yellow, may blue, may white, may red, may green. Ngayon naman po, ito po yung wire na galing sa battery, yung inirekta natin sa positive ng battery. So ilalagay po natin siya sa number 30, etong color yellow. Color yellow number 30. Dito natin siya ikakabit. Ayan. So dahil live wire ito, babalutan na natin kagad ng electrical tape para iwas abiriya. Okay, dito sa kulay green, naglagay tayo ng black na wire. So ito na yung papunta sa stock horn. So ito po yung linya papunta sa stock horn. Ngayon, dito sa kulay pula, okay, so nakalinya din siya dito sa relay. Maglalagay rin po tayo ng isa pang pulang wire. So bali ito ay papunta rin po sa stock horn. So ito na yung magpapatunog sa stock horn pagka pinindot natin yung hollow switch. So ayan, i-safety na natin siya, lalagyan na natin siya ng electrical tape. So ito po, galing dito sa hollow switch. Kulay pulang wire naman siya. Okay, so ayan na. So okay na po yung setup natin ng wiring. Etong wire na to na ikinabit natin kanina papuntang stock horn. Tapos eto namang switch na ito, yung pag pinindot mo siya, papunta naman siya sa relay. So pag pinindot, gagana relay papunta sa loud horn. Pagka hindi mo naman siya pinindot, nakaangat siya, gagana naman ang stock horn. So tetestingin po natin. Ito, ikakabit na natin siya dito. Ayan. Aha. Kinakas ko na ng tuluyan. So, ayan na po. Ito yung switch. So, ayan po. Ayan. Pipindutin ko yung switch. So, gumagana na po yung stock horn. Ngayon, pag pinindot ko to, gagana yung relay. Hindi naman gagana yung stock horn.
So ayan. Pag kinabit na po natin yung malakas nating busina, yun na po ang tutunog sa oras na gumagana na yung relay. So iyon po yung ating selector. Okay? So iaayos ko na siya ng linya at ikakabit ko na rin po yung loud horn natin para mas lalo natin pang may paliwanag mamaya. Okay, tayo ay maglalagay ng body ground. So, okay na po, naikabit na ho natin magkabilang gilid yung dalawang loud horn. So, ayan, sipati natin kung tatamaan ng manibe, ng kable. Mahalaga din na sipati natin. Okay, wala naman siyang sabit. Ayos. So, ayan. Ito yung dalawang positive na wire. Ito. Red, tsaka sa kabila, may red din. Ayun po. Ayan. Ito ay ikakabit natin dito sa color blue. Number 87. Number 87 ng relay, color blue. So, ayan. Diyan siya ikakabit. Tapos, ito naman pong dalawang itim, magkabila din. Lalagay natin dito sa kinabit natin na body ground. So, ayan po yung body ground. Diyan natin siya ikakabit. So, game! Para matesting na po natin. Ayan. So, ito na yung hollow switch. Okay. Tapos, ito yung relay. Ayan. Okay. So, testing na po tayo. Okay, susi. Stock horn. Pag pinindot natin, yan po yung loud horn. Tapos, stock horn ulit. Loud horn. So, ayan po, okay. Pagka nag-stock horn po, wala tayong passing light sa stock horn. Okay. Pag na-loud horn tayo, may passing light ulit. Dito sa stock horn and loud horn na may selector. So, iniwanan natin nakabukas yung eto, yung linya ng positive dito sa ating relay papunta sa busina dahil gagamitin naman natin yan dito sa ikakabit nating mini driving light with passing light. Eto rin yung ating body ground. Tapos nag-abang tayo dito ng wire. Eto yung galing sa baterya. So nag-abang na tayo ng wire para eto yung gagamitin nating main power ng ating mini driving light. So okay, ayan na. Game! So, meron tayo ditong, sa ating harapan, meron tayo ditong diode. So, sobrang liliit nila, kaya ibig na dalawa ikakabit ko, ginawa ko ng apat. Ito yung gagamitin natin sa passing light. So, ito, positive, papasok dito, dito ang labas dito sa kabila. Ang palatandaan, ito yung pa-exit, yung may parang guwit na gray. Ayan po, sa kabilang side. Ito ang exit. Ngayon, yung kuryente, pagkagaling dito, hindi yan lilipat dito sa kabila. So, hindi babalik ang kuryente. Puro palabas lang siya pa ganun. Kaya, ito ang gagamitin po natin para sa passing light. So, yung... Para di tayo malito mamaya, ito, sabihin ko na, yung pa-entrance, etong pa-entrance, lalagyan ko siya ng kulay black na wire. Yung pa-exit, lalagyan ko ng pulang wire. Yun po ang gagawin natin para hindi po nakakalito. So, okay, i-setup ko na muna itong diode. So, eto na po. Eto yung pa-entrance. Etong nilagyan natin ng black na wire. Tapos, yung kabila ho, yung parang may kulay gray. Eto po. Ayan, may kulay gray sa kabilang dulo. Yan po yung pa-exit. So, yan yung papunta sa ilaw. Dahil ito po ay gagamitin natin para sa passing light. So, ayan. Etong kabilang dulo na to, lalagyan natin to ng pulang wire. So, red wire ang ilalagay natin sa kabilang dulo niya. Eto. Para palatandaan na yun ang pa-exit. Okay?
Oh, okay. Ito na yung diode natin. Binalutan ko siya para safe. So, ito yung papasok. Ito yung palabas, yung kulay pula. So, ilalagay na natin siya dito sa relay. Ito yung palabas, papunta dito sa busina. Diyan natin siya isasama. Dahil siya yung magsisilbing, passing light. Okay, so, i-standby lang natin siya. Babalutan na natin. Tapos mamaya, pakikita natin kung bakit natin siya nilagay. Okay, so, ito po yung wire na galing sa battery. Okay, so, nag-abang na tayo para naka-ready na siya pag gagamitin natin. So, ito siya. Kukunin ko na. So, ayan. Babalatan natin siya. Okay. Ilalagay natin siya dito sa color yellow. Number 30. Color yellow number 30. Ayan. Okay, babalutan na natin siya ulit ng electrical tape. So, ayan. Babalatan natin siya. Okay. Ilalagay natin siya dito sa color yellow. Number 30. Color yellow number 30. Ayan. Okay, babalutan na natin siya ulit ng electrical tape. Ito ang electrical tape, babalutan na natin. Okay, may balot na siya. Okay. Okay po, so ito naman po ngayon yung tatlong wire ng hollow switch. So itong black, ito yung main. Okay, so ikakabit natin siya dito sa color blue ng relay number 87, color blue. Ayan, dyan natin siya irerekta. Number 87. Okay, kung bakit kaya ako sinasabi yung number kung saan siya ikakabit, hindi kasi pare-parehas ng ng color coding ang mga socket. So kaya ako sinasabi na itong color blue is number 87. Baka makachempo kayo ng iba ang kulay ng socket. So importante doon yung number 87, alam nyo. Ngayon itong color red hindi na ito magagamit. Okay, ang gagamitin lang natin itong number 86 and 85. So 85, 86. Okay, so yan lang ang gagamitin natin. Okay, ilalagay na natin to dito. Ayan, at ito dito naman sa ground. Tip, ito, i-open natin to dahil kailangan pa natin yung ground dito para sa ilaw mamaya. So, okay. Ito naman, iahanap natin siya ng live sa accessory wire. So, dito siya. Kukuha natin dito sa placer. Ito, hanap tayo ng accessory wire na pag sinusi, namamatay or nabubuhay. So, ito, ayan. I-off natin yung susi. Namatay. I-on natin yung susi, mabubuhay. So, ito yung wire na kailangan natin. Okay, pasok lang natin siya dito. Ayan. Tapos, ikabit na. Okay na.
Okay, yung wire na yun, eto siya, kulay pula. Ilalagay natin siya dito sa kulay puti na number 85. Yan. Okay, gagamit po tayo ng male and female socket para anytime na magbabaklas tayo ng play rings, tatanggalin yung ilaw. Hindi na tayo magkakat ng wire eh. Muhugutin na lang natin. So, eto siya. Meron ditong color yellow. So, ilalagay na natin siya sa color yellow para hindi na nakakalito. Ipaparehas na natin ang kulay. Yellow sa yellow na siya. Okay. Etong color yellow ng mini driving light, yellow din ang ilaw niyan. Yan. Okay. Ngayon, etong color red, lalagay ko na lang siya dito sa green. Okay. Ayan. Etong red na to, eto yung color white. Pag umilaw, color white. Yang red wire na yan. Okay. Tapos, etong color black, meron din black dito. Ayan. Pagpaparehasin na natin silang black. So, bali yan, naiba lang yung red na punta sa green. Okay, eto, negative to. Ayan. Okay, so ang plano natin, yung kulay dilaw, siya yung gagawin nating low beam. So, eto ang test light. Nakaset na sa low yung switch. Kung saan umilaw, so dun ang low beam. Okay. Wala ilaw. Susi natin. Baka hindi nakasusi. Ayun. Di pala nakasusi. So, eto ang low beam, yung kulay brown na wire. High beam yung kulay blue. So, dito natin ikakabit yung socket. Okay, game! Hindi, siguro nakakabit yung ano. Okay, so eto yung yellow wire. Yellow din siya dun sa kabila. Lalagay na natin dito. Ayan. Eto ang ating gagawing low beam. So, gusto ko low beam niya ay dilaw. Ayan. Yung kulay green, eto yung red. Dun sa kabila, yung kulay white na ilaw yun. So, dito siya, sa high beam. Okay. Low beam, dilaw. So, kulay brown yung wire niya dito sa switch. Sa hollow switch. Kulay blue wire sa hollow switch, high beam. Ito yung, ano, color red na wire. Yung kapares niya sa kabila. High beam. Ngayon, ito ang ground. Lalagay natin siya dito. Kaya to hindi ko pa binabalutan. Ground kasi yan. Ayan. So, okay na. At gaya ng dati, babalutan na lang natin siya. Ngayon, may idadagdag po pala ako dito. Dito sa kulay dilaw. So, ito yung ating passing switch. Pagka gumamit ako ng loud horn, magpapassing light yung kulay dilaw. So, ito yung may diode. Ayan. Diode po yan. Tapos, ito yung output niya. Lalagay natin dito sa kulay dilaw. So, ito yung magpapassing light sa oras na tayo ay ano po, naka-loud horn. Pag loud horn lang, merong passing light. So, isinama ko na siya dito sa kulay dilaw. Okay, tapos babalutan na po natin lahat. Okay, ayos na. Okay, ilalapag ko muna ito dito yung mini driving light natin. Ayan. So, ayan yung mini driving light natin. Oop, nalaglag ang isa. Ayan, lapag lang muna natin siya dyan. Ayan, para makita natin kung iilaw. Nasaan yung kapares? Ayun. So, ikakabit lang natin itong socket. Okay, nakailaw na kaagad. Okay, papatayin ko muna. Yan po yung ano niya, low beam. So, high beam, puti. Low beam, dilaw. Ngayon, pagka nag-stock horn po, wala tayong passing light sa stock horn.
Okay. Paglalaw doon tayo, may passing light ulit. Okay. High beam. Low beam. High beam. Low beam. Ayos. Dali. So, ayan. Okay na po. Iaayos na natin yung wiring. Mamaya na. Dali. So, ayan. Medyo gulo-gulo lang yung wiring. Lilinisin na ho natin yan. Para okay na siya. So, meron na tayong passing light at mini driving light, loud horn. So, okay na po. Ayan. Okay. Dalawang relay lang po ginamit natin. Tapos, naglagay tayo ng diode. Dito sa part na to, may diode po. So, ang nilagay kong diode ay apat. Dahil sobrang liliit ng diode eh. Kaya apat ang ginamit ko. Okay.